eto na mga boss, buo na siya. So, eto na yung aking dream set. Ang kagandahan sa Yago, so matibay talaga siya. So, ikakabit na namin siya, tapos ibigyan ko kayo na idea kung safe ba siya at may quality din talaga mga boss. What's up mga boss? At welcome back sa ating YouTube channel. At ayan, buo na siya. Lighten siya, ayan. Wow! So, naka, ano siya, naka oh. Airlock. Ayan. So, naka airlock siya. So, yung specs ng rim set ko, Yasaki have Yagoso na rim, ano na, Rayos. Ang kagandahan sa Yagoso, matibay talaga siya. Huwag kayo bibili ng mumurahin. Suggest ko lang. Tapos, ito yung aking, ano, Comstar. Ang gulong ko sa likod, 6090. Tapos, ito yung harap. Yon, ito yung harap. Yon. Wow! So, naka-ano ko, naka-energy na display. Maliit lang siya, tingnan mo, maliit lang. Yan. So, ikakabit na namin siya, tapos, gagawan ko siya ng review. Sa mga nagbabalak mag-rim set, sa mga nagbabalak mag-tiluk-tiluk, ibigyan ko kayo na idea kung safe ba siya at hindi ba siya safe. Kasi lalo na yung mga ano, mga babanggitin kong brand na rim, brand, hub, na mga quality. Huwag kayong magtipid. Huwag lang magmukhang tiluk. Dapat may quality din talaga mga boss. Agayan yan. Inabot to lahat ng ano, Soma total niyan 10K. What? Ang isang set ng aking rim set. Ngayon ikakabit ko na tapos kung ano yung pakiramdam at ano magiging outcome niya. Yung magiging itsura niya pag nakakabit na siya mga boss. Kaya shoutout sa mga dito. Yan o. Yung kanina pa. Yan, mini driving domino combo. Puro mini driving kami. Ito pa sa labas. Wow! Uno! Salamat po sa suporta, salamat sa tiwala mga boss. Oh! Boss. Tara na. Ikakabit na natin si Greg daw ang bahalang magkabit. So today mga boss, re-reviewin lang natin yung aking rim set. Anong napasok sa isip mo, boy? So re-review natin yung ating rim set, no? Bibigyan ko kayo ng pakiramdam. Kung ano ba yung pakiramdam ko dito sa pinagagagawa ko. So yun po, nagme-maintenance kami sa shop. Yung linis gilid, throttle body, fuel filter. So bakit ba nililinis yung panggilid? Una, nagko-cost dyan yung mga carbon, nagkakaroon ng dragging at nasisira yung bola, fly ball o kaya slider piece. Pag once nasira yan mga boss at hindi nyo nabantayan, gastos yan, bonggang gastos yan. Then yung throttle body, ginagawa yan every 25,000, 20 to 25,000 ang gawa sa throttle body. At yung fuel filter replacement every 20 to 25,000. Mostly, ang ginagawa lang ng maintenance is linis gilid, throttle body, fuel filter. Tapos, i-check lang natin yung panggilid kung ano yung dapat palitan at dapat palitan. Hindi kami basta-basta nagpapalit, maliban na kung hindi pa palitin mga boss. Wow! So, bibigyan ko kayo ng pakiramdam, no? So, unang-una, sa unang ikot ko, alam mo yung pakiramdam na parang tutumba ka. What? Siguro dahil bago lang ako. Tapos yung pakiramdam na kailangan mong ingatan
Kasi naka-mindset na sa utak mo, rimset yung dala-dala mo. Kasi hindi pwedeng mags pa rin ang nasa isip mo eh. Yung pakiramdam na rimset, isang lubak lang na malalim, todas ka. Isang lubak lang malalim, todas ang 10,000. So, isa yon sa nakapag-mindset. Tapos, dati, yung pakiramdam ko na, sige, bira lang. Bira lang ng bira. Ngayon, hindi na. Kasi, naka-rimset na ako. So, kung racing-racing dati, hindi na siya pwede ngayon. So, isa pa yun sa pakiramdam ko na naka-rimset ako. Yung ano talaga, yung ayun o, kagaya nito, yung pag lumiko ka, grabe, parang akala mo matutumba ka na. Kasi, maliit yung size ng gulong, maliit yung size ng rim. Diba? Ang advantage naman nito, talagang bibigyan kanya ng ano, mabagal na takbo. Bibigyan ka nito mabagal na takbo. Takbong pogi ka lang, boy. So, yun talaga. Tapos, ang disadvantage na itong naka-rimset ka, hindi siya ganung katibay. Oo. Mas matibay pa rin talaga ang mags. Mas matibay pa rin ang mags. 100% matibay pa rin ang mags kaysa sa rimset. Ang advantage lang sa rimset, magaan. Light ang motor mo. Pag umarangkada nga ako, kaya ko nang kunin na 100 ng mabilisan eh. Eddie, wow. Hindi kagaya sa mags. So, isa pa sa mga disadvantage talaga, eh yung hindi ka na makakapag-racing-racing. Real talk, hindi ka na makakapag-racing-racing mga boss. Talagang wala. Bye-bye top speed na. Wala na. Ayun, na parang yung ano, nakakatakot yung pakiramdam ng naka-rimset. Alam mo yung ano, siguro kung malakas ang loob nyo, mag-rimset kayo, bumangking kayo. Nasa sa inyo na. Pero yung pakiramdam na delikado, parang marupok, yun yung pakiramdam na nararamdaman ko ngayon. So, sa rimset, sa gusto mag-rimset noon, nasa sa inyo na yan, mga boss. Nasa sa inyo na yan. Kasi, ako naman, kaya ako nag-decide mag-rimset. Isa to sa gusto ko na mag-rimset. Unang-una, napakagaan nga to. Pangalawa, syempre, putik. Siyempre, yung gusto mo sa bagay na gusto mo, di ba? Simple. Yung gusto mo sa bagay na gusto mo, na makuha mo yung ganito. Kasi, kung mags naman ang pag-uusapan, wala namang problema. Pero ako kasi, gusto ko talaga mag-rimset. At saka, sabi ko nga, tigil muna sa top speed. So, yun siya mga boss. Ang huli, nasa sa inyo pa rin yung desisyon. Kung gusto nyo mag-rimset, kung gusto nyo mag-type. Ang sa akin lang, isinishare ko sa inyo yung pakiramdam ng mga bagay-bagay na ginagawa ko. Kasi alam ko merong iba sa inyo gustong sumubok, gustong magkaroon ng idea kung ano ba yung pakiramdam na naka-rimset. Ano ba yung pakiramdam at ano yung consequence pag naka-rimset ka? Which is yun na nga. Una, yung pakiramdam mo na parang delikado, hindi ka talaga makakabira.
hindi ka talaga makapag makakatakbo ng mabilis. Kasi ang mags, pag nalubak ka ng malalim, bengkong ang abot. Pero ang rim set, pag nalubak ka ng malalim, sira. Pwede ka maaksidente. So yun, napakahirap. Huwag kayong gagamit ng mga mumurahin na rim set. Merong rim na quality. Comstar, yan. Vans, Comstar, yan, quality yan. Ano pa, Sian, ano pa, Daeng Sai. At merong bago sa market ngayon, yung Bushid, ano, Buushi. Sabi na nila, hindi daw Tailuk. Bahala na sila. Pero, ang nagsabi kasi sa akin, na yung Buushi is quality, ay kilala ko naman siya. So, nasa sa inyo, tas sa hub naman mga boss, pili kayo ng hub na quality. Yasaki, syempre yung Genuine. Unang-una dyan, yung Genuine na hub. Pangalawa, Yasaki. Meron pang ibang mga hub dyan na hindi well known sa akin. So, hindi ko kilala. So, kung meron kayong alam na hub na matibay, pwede nyo i-comment mga boss. Tapos, yung mga naka-rimset dyan, pwede nyo kaming bigyan ng idea kung ano yung experience nyo sa rimset. Basta ako, gusto ko talaga mag-rimset. Wow! Unang-una, gusto ko yung rimset style. Pero sabi ko nga, nung time na nagde-deliver ako, yung time na pumipick up ako ng pyesa, hindi pwede kasi mas marami akong loaded. Marami akong laging karga. So ngayon ko lang siya na pipil. Ngayon ko lang na-enjoy na hindi ako nakakaalis sa shop kasi meron na akong taga-pickup. So hindi na ako umaalis. So yun ang mga feedback na nai-share ko sa inyo mga boss regarding sa rim set. So yung pakiramdam, yung feeling. Kumbaga, lahat ng gusto ko gawin sa nas na dyan sa rim set. After 1 month, bibigyan ko kayo ulit ng feedback sa rim set na to para magkaroon kayo ng idea kung ano yung nangyari sa rim set ko. 1 month ko siya gagamitin. 1 month. Pero isang araw pa lang ginagamit, oras pa lang ginagamit, iba na yung pakiramdam. Siguro masasanay ako. Alam mo, parang nakalutang yung motor mo kasi ang liit lang nung yung clearance. Grabe, 1.60 lang yung clearance harap likod. Ganun lang yung clearance, yung taba na nakatungtong sa lupa. Kaya iba talaga. Siguro masasanay ako dun sa mga naka-rimset na ng matagal. Shoutout sa inyo, natagalan nyo. Wow! Lalo na yung mga naka-17, grabe. Kamusta? Shoutout sa inyo sa mga nakapag-rimset ng sobrang tagal. Shoutout talaga sa inyo, grabe. Idol ko kayo. Kaya pag nakita ko naka-rimset, grabe, sabi ko, wow, sana all. So, hanggang dito muna mga boss. Salamat sa tiwala, salamat sa suporta. Malapit na matapos ang taon. Salamat sa tiwala at suporta nyo. Nakuha natin ang 32,000 followers. 32,000 subscribers sa loob ng isang taon. Salamat sa suporta nyo. Salamat sa tiwala nyo. Again, kung wala kayo, wala naman po ang window shop. Salamat po. Wow.